Hi everyone, good evening. Len Miles po. Dito pa ako sa labas ngayon. Papahangin kasi tapos na yung work. Ayan. Sa maghapong work, kailangan mag-relax. Nandito po kami sa tabi ng Ilog. Ilog ng Macau. Nandito pa ako sa tabi ng Ilog ng Macau. Ayan, kasama kayong friend ko. Ayan. Papahangin lang kami, papalipas ng oras. Tapos uwi na ulit sa bahay ng amo. Kasi stay in kami sa work. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung view ng Macau sa gabi, as in ang ganda niya. Ayun po, ayan po yung tulay across another island ng Macau, yung Taipa and Kulawan. Ayan po, ayan. Ito yung Macau, island ng Macau. Tapos ayun po yung magandang yun. Po yung Grand Lisboa. Maganda po siya. Relax, relax din pag may time. Kasi ang hirap ng buhay ng isang OFW. Malayo ka sa pamilya mo. Tapos puro ka trabaho sa araw. Kulong ka sa bahay ng amo. Hindi naman kahirapan yung trabaho, ba't yun nasa loob ka lang ng bahay, kaya pagdating ng gabi pwede naman lumabas, kasi dito sa Macau pwede kang lumabas eh, may freedom ka lumabas, or depende sa amo mo kung makahanap ka ng mabait na amo. Yan. Na papayagan ka lumabas after ng work, kasi alam naman nila na pagod ka sa buong araw, kailangan mo rin mag-relax pagdating ng gabi. Kasi namimiss mo rin yung pamilya mo. Pamilya mo malayo na sa Pinas. So ito na lang yung mga ways na kailangan gawin para makalimot, makabawas ng homesick, ganyan. Iwas barkada, iwas gastos, pahangin-hangin lang, chill-chill kung may time, sabi nga nila. Selfie-selfie lang, yung kaligayaan ng mga OFW dito sa abroad. Selfie lang, masaya na, pawi na yung pagod. Diba? Selfie lang na maganda, okay na eh. Asan yung Macau Tower? Hindi ko siya makikita. Hindi ko talaga makita yung Macau. Ayan, there is the Macau Tower. Yun, yung malayong yun. Macau Tower. Hi. Uy, grabe mo kay Hahi ka. My gosh. Eto nga oh, hi ka dito oh. Hi. Yon yung friendship ko. Yan, yung bebe ko. Ayan. Kaming dalawa ang magkadugtong lagi. Kasi kami lang available. Actually, kami lang naman talaga ang pwede sa gabi na. Rakbay din kayo sa channel ko, guys. Mohair Apple. Yeah. I-subscribe nyo siya guys, or open nyo yung channel niya, Mohair Apple. Mohair as in M-U-J-E-R. Yes. Mohair Apple. Yeah, pakicheck na lang siya guys, and then subscribe na rin po, like and share if magustuhan nyo po. Kasi nagpa-practice pa lang kami talaga. Sabi nga nila, love nyo lang ang pag-video. Huwag nyo hangarin ang kung ano paman, mag-enjoy lang. So everything will work out. Yeah. See? Kasi hindi ko siya maano eh. Ma-turn other side ba yung video ko. Masyado kasi ano eh. Masyado kasi latest ang model ng phone ko. Ayan. So, yun. Tapos wala na rin akong video editor, kaya ituloy-tuloy ko na lang tong video ko. Maybe be dito tayo maganda o maliwanag. Saan? Dito, kasi may ilaw dito eh. Ayan, ganda yung ilaw eh. Kaso lang nasa daan tayo. It's okay lang, wala naman ng mga sasakyan. Yan.
Yan. Dito kami magpapalipas muna ng gabi, guys. As in, hindi naman kahabang gabi. Kunting gabi lang. Kunting oras lang. Usap-usap, langhap ng sariwang hangin. Oo nga. Yan. Usap sa buong maghapon namin. Buhay-buhay. Ayan. Medyo maga ang aking eyes. Oo. Eh, masyado kang ano eh. I've been to a cry-cry. Masyado ka kasing tawag dyan. Ibutera. Mahilig sa teleserye ba? MMK. Aya. Kaya nga eh, di ba? Sige na nga. Buksan mo nga yung baon natin, be. Ha? Baon natin dyan para sumaya ka. Oo nga. Ayan. Ito guys. Gigilid na naman luha ko. Ito guys. Ayan. Isa sa mga ano namin. Pika-pika. Ayan. Pwede ba makakonnect dito sa Sky 21 Outdoor? Saan bang Sky 21 dito? Ayun. Maya. Oo. Ang layo naman. Sky 21 Outdoor, be. Sky 21 nandun sa AIA yan, be. Bakit abot siya dito? Eh, ay, outdoor oo, siya sa eh. AIA. Sky 21 yung sinasabi mo. Be, pakihawak mo ako, be. Please. And this is for you. Ay, alam mo na. Yan talaga yung gusto ko, ha? Thank you. Mochi. Oh, ayan, guys. Guys, pag-beer na lang tayo. Juice at saka juice beer and together. Mix po. Ayan. Ay, hindi naman makakunik. Ayan, papatulog lang yan guys, tinisa lang kami. CTM, nasaan yung CTM? Wale. Tinisa lang kami, tapos yung sa kanya, ito daw yung sa kanya, Taiwan beer. Kasi hindi niya, ay be! Hindi niya kasi carry yung ano yun. Hindi namin pinopromote yan, but then nagustuhan niya lang. Kasi beer with a juice. Ayan. Hindi niya kasi matolerate yung ano, yung lasa ng beer. Pero gusto niya uminom. Diba? Send ko nga itong picture ko na to. So, ito yung crackling song. Sarap partner talaga yan sa beer. Philippine produce yan guys. Philippine produce. Open mo nga siya, be. Nasa init pa yung semento ah. Tapos hindi na. Hindi na. Be careful yung phone mo. Baka mabasag. Madumi. Yun. Naku, may shuttle bus pa pala, be, oh, see? Yan. Wala ng laman. As you can see, naghatid lang siya. Hindi but siya then, nagkaga. Pwede na yan. So, next time. Next time pala, mag-ano tayo, mag-shuttle bus tayo. Naghatid lang yan siya. Yan. Tapos, go na. Yan. So many people, guys, na kababayan. Over there, dumaan mga kababayan. Wala sa Pilipino here, guys. Yes, kita mo pala. Papalipas na sila ng oras. Dumaan sila, Pilipinang salita nila, kaya alam ko Pinoy sila. Ayan. Gusto ko na iakyat yung paa eh. Okay, di akyat mo. Nagkalat ka na be ha? Amoy suka, yan ah. Ay, crackling salt and vinegar kaya, na. Kaya lakihan mo daw yung bukas niya. Ayan o, ang dami pang shuttle bus. Next time guys, maglilibot tayo sa Macau ng... Bibigyan namin kayo ng tips na libre. Magaga sana tayo. Yeah. Hindi matawid tayo ng tayo pa ng jogging. Yeah. Lilibot namin kayo sa Macau. Ay, buong Macau na libre. Na maybe sa Sunday night. O hindi umulan. Sa? Sunday night. Pwede. Ah, sige. Lilibot namin kayo Sunday next time sa buong Macau guys na walang gastos. Bibigyan namin kayo ng tips. Kasi dito sa Macau, pwede kayong maglibot, mamasyal, na walang gastos. Sasakyan, pagkain, pati tubig. Pati inumin pala, pero basta tubig lang. Anyway, kahit ibang inumin naman, libre. Bibigyan namin kayo ng tips. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano gagawin yun. Sa ngayon, sikreto lang muna. On my next video, share ko sa inyo kung paano magagawa yun. Yung mga ganong ano, na libre. Libre dito sa Macau. Kasi... kung marunong ka dito, pwede kang makatipid. Ayan. Makatipid. Mamamasyal ka, pwede ka mamasyal kahit wala kang pera. Kasi dito sa abroad, hindi porket nandito kami sa abroad, eh,
mapera. Alam nyo yun, di ba? Buhay OFW, guys. Kung sino pa yung nandito sa abroad, siya pa yung walang pera. True. Kasi pagdating ng sweldo, nakabudget na yan eh. So, ang maiiwan na lang dito sa amin is yung konting allowance na paabutin mo, kailangan budgetin mo siya na makaabot ng isang buwan pa ulit. Kasi ang sahod dito is buwanan lang talaga. So, kailangan madiskarte ka kung paano mo, kung paano ka mag-budget ng allowance na natitira sa'yo na wala nga sa 1/4 ng sahod mo. Yun ang nakakatuwa. Yun ang nakakatuwang katotohanan na nangyayari sa mga OFW. Kasi nagsasahod nga, sabihin nating malaki compare sa sahod sa Pinas, but then ang matitira sa amin na mga worker dito is wala pa sa 1/4 ng sasahurin namin. So imagine, guys. Tapos pagkakasyahin namin in a month, 'di ba? In a month. Pero good thing is stay in naman sa work, so everything is free. And then it's up to you na lang kung paano mo iunat ang mga dapat unatin. Matutong mamaluktot. So enjoy na lang yung life, guys, kahit ganito. Tapos ganyan, kahit wala kang pera, hindi naman pwedeng rason na wala kang dahilan para sumaya, di ba? Masyal lang, di ba pwede, sabi nga nila. Porket wala kang pera, hindi ka ba, wala ka bang dahilan para magsaya? Di ba? Di ba, be? Yes, yeah. Of course. Yes, yan. So, enjoy the view na lang, walang bayad dyan. Oh. Enjoy the view. Tapos yung mga ganitong scene, mga ganitong pasyalan, namimiss ko yung asawa ko. Kasi yung asawa ko, napakalabing nun. Ng anak ko, tatlong anak ko na lalaki. Kaya namimiss ko sila. Pag ganitong relaxing na ganitong oras. Diba? Supposed to be family time. Pero okay lang yan. Lahat naman yan, pasanayan lang. Nakalampas na ako dyan eh. Nalampasan ko na at siguro nagkaroon na rin ng, anong tawag dun be? Sapal. Yung dibdib ko, parang hindi ko na yan maramdaman. Sapal ba tawag doon, be? Parang ano? Yung kumakapal na ba siya, ano tawag doon? Kalyo. Kalyo. O sa kamay, nagkakaroon na ng kalyo yung dibdib kalyo ko, para hindi ko na yan maramdaman yung mga ganyan. Pero, minsan, may times, but then hindi na ganun yung kagaya ng dati, na first time ako nag-abroad, na halos 1 year ako nasa abroad na. And then, I'm still trying to overcome yung sinasabi na homesick pagdating ng gabi tapos ng work, iyak-iyak ka. Ayan. So okay, guys. Ayan. Okay. Siguro nakita nyo na ng niyan, full view niyan. You know, yung tulay na yun, ang ganda noon. One time, magkaroon ako ng video na tatawirin namin yon. Anyway, 2 times ko na yun siya natawid. Nag-jogging ako. And then, nakuha ko siya by 15 minutes or 18 minutes. Tatawid. Hindi ko lang masyado sure kung ilang kilometer siya tawirin. But I think it's like 4 kilometer. Exactly. Tawa ko sarili ko. 4 kilometer yata. So, nakuha ko siya ng 15 to 18 minutes. Tinawid ko yan. Sarap dun sa gitna, guys. Doon. Sa tulay na yon. Kasi, nung nandun pa ako dati sa previous employer ko, marami talaga akong time na pwedeng spend lumabas. Kasi, kasi nga, isang mag-ina lang ang aking employer. So, talagang malaya. So, ang ginagawa ko dati at saka yung day off ko dati, hindi siya Sunday. Kaya, weekdays, ano naman gagawin ko na mag-isa lang sa day off ko, di
ginagawa ko, jogging, mountain hiking, ganyan, mountain trailing, ganyan. So lahat ng mga trails sa bundok ng Macau, or not lahat, but mostly, napupuntahan ko yan, ako lang mag-isa. Sabi ko nga dati, at 40, kailangan maging stay fit ako, stay fit and healthy. So, ayun, ang way ko, jogging. Tapos, pag-akyat sa bundok, mangunguha ako ng mga organic doon na gulay. Na meron din, kung anong gulay meron sa atin sa Pinas, meron din doon sa bundok. Kaya pag uwi ko niya ng bahay, hilabos ko lang yan siya, tapos lalagyan ko lang siya ng 2-9 can yung century. Wow, promoting na naman. Yan. Yun na yung pinapagkain ko. So, talagang para sa akin, healthy ako. Yan. So, nasa sa atin yung choice eh. Kung paano natin gawin sa sarili natin. Maging healthy. Kasi sabi ko, nandito ako sa abroad. Mag-isa lang ako dito. So, I need to take care of myself. Para pag umuwi ako sa pamilya ko sa Pinas, masaya kami kasi healthy ako. Wala akong sakit. Ganun din sila. Hindi yung nag-abroad ako, pagod sa trabaho, tapos yung katawan ko, sakitin na pag-uwi ko sa amin. So, paano pa yung magiging ano namin ng pamilya ko, diba? So, habang nandito sa abroad, I find my way kung paano ako maging healthy. Yan. Balance lang guys, kahit na malayo ka sa pamilya mo, kailangan may ways ka kung paano ka sumaya. Na hindi kailangan ng ano, hindi mo kailangan ng barkada, ng company ng barkada na magbibigay sa'yo ng happiness. Kahit ikaw lang or kahit dalawa lang kayo, ng kaibigan mo na mamili ka ng taong kakasamahin mo. Kasi dito sa abroad, hindi lahat ng makikilala mo eh pwede ng kaibigan. Kaya kailangan kilalanin mo muna yung isang tao. Diba? So ganun guys. So ngayon, open na natin to. Cheers natin ba? JSC. Open natin ba yung ano natin ba? Ilan award mo? Kuya. 3,000. Open natin ba? May tissue akong... Oh yan, sige ito na. I hope one day nadadala ko rin yung pamilya ko dito guys. Pag-iipunan ko yan. Gusto kong makarating din sila dito. As in, pagbabakasyonin ko sila dito. Pag-iipunan ko at paghahandaan ko yan. One day soon. Yes, one day soon. So, open mo yan ba? Cheers. Okay. Cheers tayo guys. Cheers. Ayan. Cheers kami ng friend ko, ni Apple, diba? Okay. Ang sarap. Okay guys, thank you. Kita-kits po muli tayo sa susunod kong video na ipapasyal ko kayo sa buong Macau. Okay, thank you po and good night.